Kamusta, Iwo Crew? Sa araw na ito, tatalakayin natin ang misteryosong kaso ni na Chris Kremers at Lizanne Froon. Noong 2014, may dalawang dalagang umalis sa kanilang tahanan sa Netherlands para pumunta sa Panama. May dalawang rason ng kanilang paglalakbay: makapagturo sa mga lokal na bata at makalibot sa panibagong bansa. Nasa Boquete, Panama na sila ng dalawang linggo nang ilakad nila malapit sa may Baru Volcano ang aso ng kanilang host. Hindi na sila makikita pang muli. Madaling mawala sa kagubatan. Ang mga hiker na walang eksperyensya ay mabilis maligaw. Miski ang mga hiker na sanay na sa kanilang ginagawa ay natatalisod. At kahit sinong pamilyar sa kagubatan ng Panama ay masasabing isa itong delikadong lugar. Pero madalas naman sa mga nawawalang hiker ay madaling makita kung anong nangyari sa kanila base sa kanilang mga sugat. Makikita rin kung saang banda sila napalayo. Pero ang kaso naman ni Chris Kremers at Lizanne Froon ay naiiba. Kahit 6 na taon na ang nakalipas, wala pa rin klarong katwiran kung ano ang nangyari sa kanila at kung bakit ito nangyari. Simulan na natin. Noong March 15, 2014, sina Chris, 21, at Lizanne, 22, ay sumakay sa eroplano sa Amsterdam. Ang kanilang destinasyon? Costa Rica. Mula Costa Rica, maglalakbay sila papuntang Boas del Toro sa Panama at kukuha ng bangka papuntang Isla Colon kung saan mag-aaral sila ng konting Espanyol at maglilibot sa loob ng 2 linggo. Katatapos lang nila ng kolehiyo at 1 taon na nilang pinaplano at pinag-iipunan ang trip na ito. Kahit pareho sila ng universidad na pinuntahan, nagkita sila habang nagtatrabaho sa isang restaurant sa Amersfoort. Naging magkaibigan, kinumbinse ni Chris si Lizanne na pareho na lang sila ng dormitoryo. Nang papalapit na ang kanilang gap year, si Chris na nakapunta na sa South America kasama ang kanyang pamilya ay nag-ayang pumunta sa Panama. Higit sa makakapag-backpacking at swimming sila, dalawang bagay na gusto nilang gawin pareho, matututo silang mag-Espanyol at makakapag-volunteer pa sa mga lokal na paaralan. Ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay kusang loob nagbigay ng pera para sa mga laruan na dadalhin nila para sa mga bata ng Panama. Nakatakda ang kanilang volunteer work sa eskwelahan noong April 1, kaya't dumating sila sa kanilang destinasyon sa Boquete noong March 29. Kahit na nakatanggap sila ng email noong 26 na magsisimula na sila ng trabaho ng Lunes, sinabi sa kanila ng staff ng paaralan na hindi pa sila pwedeng magturo noong linggo na iyon at sa susunod na linggo na lang sila. Sila ay nabigo. Kahit 1 linggo lang naman na antala ang kanilang mga plano, hindi mabuti ang naging reaksyon ng 2 babae. Noong paalis sila sa eskwelahan, nag-text pa si Lizanne sa kanyang mga magulang na sobrang disappointed ko. Sira na ang kanilang mga plano. Bumalik sila sa Boquete, Alta Boquete, kung saan nakipagkita sila sa kanilang host family. Ang kanilang host na si Miriam Guerra ay madalas kumukupkop ng mga international na estudyante sa katabi na bahay na may sariling pasukan. Ilang araw pa mula noon, nang mawala ang mga babae, sasabihin niya sa media na ang mga bata ay mukhang matalino at mahiyain. Sinabi rin niya na kahit konti lang ang alam nilang Espanyol, ay nasabi nila sa kanya na nagbago ang plano nila at may 1 pa silang linggo bago magsimula ng trabaho. Tinanong nila si Mariam kung ano ang marerekomenda niya na gawin nila, pero kalaunan ay humingi rin sila ng tulong sa Spanish language school na pinasukan nila. Gumawa sila ng mga plano mag-sightseeing, hiking, at kung ano-ano pa. Pagdating ng April 1 noong Martes ng susunod na linggo, naakyat na nila ang bulkan malapit sa Boquete at nakapasyal na sa plantasyon ng kape. Nauubusan na sila ng mga bago at masayang pwedeng gawin. Buong umaga, pinag-iisipan nila kung ano pa ang pwede nilang gawin.
hanggang napagtanto nilang mag-hike sa Pianista Trail, isang popular na landas para sa mga taong gustong magsama ng aso. Dito na nagsimulang maging malabo ang lahat. Base sa Facebook posts ni Lizanne at Chris noong umaga ng April 1, sinabi nila na plano nilang maglakad sa may syudad noong araw na iyon. Pero nag-text si Chris sa kanyang boyfriend na balak nilang mag-hike. Wala namang problema rito dahil madali lang naman ipalagay na nagbago lang naman kasi ang kanilang mga plano. Ang isang taxi driver naman ay sinabi na binaba niya ang dalawang babae sa landas ng mga 1:30 p.m. Pero ang mga litrato sa kanilang phone ay pinapakita na sinimulan nila ang kanilang hike ng 11 a.m. Muli, mapapaliwanag naman to at pwedeng ipalagay na baka nagkamali lang ang driver. Base sa litrato sa kanilang phone, mukhang pinlano nilang saglit lang mag-hike. Pareho silang may dalang backpack at sa loob ng mga backpack na iyon na mahahanap pagkatapos ng ilang linggo, nakita ang laman lang ay isang bote ng tubig, konting merienda, isang passport, cellphones at digital camera. Halatang balak lang sana nila lumabas ng ilang oras lamang. Noong hindi umuwi ang mga babae noong gabing yon, nag-alala ang kanilang host. Nireporta ni Miriam na sinubukan nilang hanapin sila sa Alta Boquete, pero hindi pa sila ganong naaborido. Bata lang naman kasi sila, baka gumagala lang. Wala pang naaalarma hanggang noong April 2 nang hindi sila nagpakita sa isang tour na in-schedule nila. Tinawagan ng tour guide si Miriam na kinumpirma na hindi umuwi ang mga dalaga kagabi. Pagkatapos ay tinawagan ng guide yung Spanish Language School at doon na natawagan ng tuluyan ang mga magulang ni Lizanne at Chris, pati na rin ang mga pulis. Ang paghahanap sa dalawang babae ay nagsimula lang noong April 3. April 6 na at wala pa rin nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Ang kanilang mga magulang ay kumuha ng mga investigador sa Netherlands at pumunta papuntang Panama. Kahit may $30,000 reward at 10 araw na silang naghahanap, ilang buwan pa ang makakalipas bago sila makakita ng kahit ano. Bigla na lang silang hindi makita sa isang bansang hindi sila pamilyar. Nawala lang ba sila? May nakasalubong na mabangis na hayop? O baka naman, ang pinaka nakakatakot sa lahat, may nakasalubong silang tao na may masamang mga balak? 10 linggo mula noong nawala sila, isang babaeng lokal ay nireporta sa Boquete Police Station na may nakita siyang asul na backpack. Nahanap niya raw ito sa may ilog malapit sa Alto Romero. Halos 5 miles ito mula sa Pianista Trail at mahigit 10 miles kung saan naninirahan ang mga babae sa Boquete. Na-identify ito kagad bilang backpack ni Lizanne. Sabi ng lokal na pumunta raw siya sa lokasyon na iyon kahapon at di nakita ang backpack noong panahon na iyon. Naisip ng mga imbestigador na napadpad ang backpack noong gabi lang. Pero pagdating nila sa eksena at tinignan ang backpack, nakita nila na tuyong-tuyo ang mga laman nito kahit na ilang linggo nang malakas ang buhos ng ulan. Kaya't ang unang palagay nila na inalon ito ng ilog ay nawala. Higit sa hindi ito basa, mukhang bagong-bago pa ito na parang imposibleng mangyari dahil mahigit 70 araw na itong nawawala sa bukiran ng Panama. Ang mga laman nito ay parang hindi ginalaw, ngunit ang ilan sa mga gamit dito ay may pahiwatig kung ano ang nangyari. Sa loob ng backpack, merong 2 bra, 2 sunglasses, bote ng tubig, 2 cellphone, digital camera, medical insurance card ni Chris, at passport na nasa pagmamay-ari ni Lizanne. Meron ding konting pera sa loob. Bakit isang passport at isang insurance card ang dinala nila? At bakit nandun din ang kanilang mga bra na nakatiklop ng maayos sa loob?
Ang hindi nila nakita sa loob ng backpack ay nakakapagtaka rin. Meron silang compass, power bank at kutsilyo. Pero lahat ng mga ito ay wala sa loob ng backpack. Napansin din ng mga pulis na wala ring susi para sa kanilang tinutuluyang lugar. Sigurado naman ay dapat dinala nila iyon. Nang i-charge ng mga pulis ang mga cellphone at kunin ang mga litrato sa camera, napagtanto nila na hindi pa ang tuyong backpack ang pinaka nakakapagtaka na bagay sa kaso na ito. Ang mga emergency calls ay nagsimula ng mga 4:30 ng hapon. Sa simula ay may sumubok tumawag ng 112, ang Dutch version ng 911. Dahil wala sila sa Netherlands, mapapapunta ang tawag na iyon sa lokal na emergency services. Hindi makakuha ng signal si Lizanne at Chris, kaya't hindi nakonekta ang tawag. Sunod ay sinubukan nilang tumawag ng 911, na kalaunan ay mapapapunta rin sa lokal na emergency services. Hindi ulit pumasok ang tawag. Ang data na nakuha sa mga cellphone ay pinapakita na nakapatay ito at nanatiling patay ng mahigit na 14 na oras. Noong April 2, nagsimula ulit ang mga tawag. Kada isa o dalawang oras, may tawag sa 112 o 911, gamit man ang phone ni Chris o ni Lizanne. Walang kumonektang tawag, bukod sa isa noong umagang iyon na mga 7 a.m. Nakatawag sila ng 112 ng saglit lang bago nababa ang tawag at pinatay nila muli ang kanilang cellphone. Noong ginamit ulit ang phone ni Chris para tawagan ng 112 ng 8:14 a.m. kung sino man ang sinubukang tumawag ay kumuha ng screenshot. Pinaniniwalaan na aksidente lamang ito na bunga ng kamay na nanginginig sa kaba habang sinusubukan gumawa ng tawag. Muli, naka-off ang kanilang mga phone. Ngayon naman ay mahigit 19 na oras. Sa pangatlong araw, binuksan nila ulit. At ganun pa rin, sinusubukan nilang tumawag kada isa o dalawang oras. Wala nang tawag sa 112 o 911 ang kumonekta higit dun sa isang tawag noong isang umagang iyon. Nakagawa sila ng halos 80 tawag. Sa pang-apat na araw, mas kumonte at tumalang ang mga tawag. Noong panlimang araw, namatay na ng tuluyan ang phone ni Lizanne. Ang phone naman ni Chris ay patuloy na binubuksan at pinapatay hanggang April 11. Kahit na pinapakita na 50% ang charge ng phone niya nung umalis sila sa Boquete. Ang phone ni Chris ay walang kahit anong aktibidad ng April 7 hanggang April 10. Nagbukas ito saglit noong April 11 ng 10:51 a.m. at namatay ulit noong 11:51 a.m. Di na ito muling nabuksan pagkatapos. Mahirap malaman kung sino sa kanila ang sinusubukang tumawag o kung sila nga ba talaga ang tumatawag. Dahil may isang nakakakilabot na detalyeng nadatnan ng mga investigador. Namatay ang phone ni Lizanne noong ikalima. Siyempre, ang phone naman ni Chris ang gagamitin pagkatapos noon. Pero kung sino man ang gumagamit ng phone ni Chris ay hindi alam ang tamang PIN code. Kung sino man ang gumagamit ng phone ni Chris hanggang April 5 ay naiilagay ang tamang code tuwing binubuksan ang phone at ginagamit para tumawag ng emergency services. Pero pagdating ng April 6, may mga ilang hindi tamang atemptong buksan ang phone. Simula noon ay hindi na muling naipasok ang tamang code. Hanggang sa namatay ng tuluyan ang phone noong April 11, kahit na nabubuksan naman ito ng maayos noong mga nakaraang mga araw. Kahit noong taong 2014, lahat ng smartphones ay may kakayahan makatawag sa emergency services kahit hindi nilalagay ang PIN code. Kung si Lizanne lang naman ang sinusubukang makatawag gamit ang phone ni Chris, kahit wala na si Chris mismo, hindi na niya kailangan dapat ma-unlock ang phone para gawin yon. Mukhang may desperadong makapasok sa phone ni Chris at palagay ng mga investigador na malabong si Lizanne yun.
Hindi lang ang mga tawag ang nakakapag-alalang bagay na nakita ng mga investigador sa loob ng backpack na iyon. Nang buksan nila ang Canon SX270HS digital camera, nakita nila ang 133 na litrato simula ng April 1. Walang kakaiba sa mga unang litrato. Mga pangkaraniwang litrato ng dalawang dalagang magkaibigan na nagbabakasyon. Si Lisan na nakapo sa hike nila, si Chris na nakapo sa hike nila, marami ring mga selfie. Kumuha sila ng mga litrato ng waterfalls at iba pang magagandang tanawin. Dahil digital camera ito, bawat litrato ay may oras at petsa na nakalagay sa sulok. Lahat ng litrato ng nakagiting mga babae ay kinuha bago mag 1:30 PM. Mukhang hindi sila bumalik pababa sa trail nang matapos nilang kumuha ng mga litrato. Kahit na bang nirerekomenda ito ng mga online guides at ng mga signages mismo sa trail. Sa halip ay tumuloy pa sila lalo nang mabasa nila na may ilan pang waterfalls sa kabilang banda ng bundok. Ang huling litratong kinuha noong April 1 bago mag 2 PM ay litrato ni Chris na pinapalibutan ng mga malumot na bato at maraming halaman. Ang mga sumunod na litrato ay pamisteryoso ng pamisteryoso habang tumatagal. Una ay litrato ni Chris na kinuha sa likuran niya ng may kalayuan. Nakalingon siya sa kung sino man ang may hawak ng kamera at mukhang nag-aalala. May mga ilang pangkaraniwang litrato ni Chris. Wala namang kakaiba. Pero kung ikukumpara sa mga ngiti bago noon ay mukha siyang seryoso. Mukhang pilit ang mga ekspresyon niya, pati na rin ang kanyang pag-pose. Sa pagitan ng mga litratong ito ay may ebidensya may ilang litrato na binura. Wala namang ibang litratong nabura bukod doon. Parang hindi naman ito ganong importante. Pero base sa kung anong susunod na nahanap ng mga pulis, ito ay indikasyon na merong maling nangyayari. Pagkalipas ng 2 PM ng April 1, mukhang 7 araw na walang gumamit ng kamera. Nang bigla noong April 8, ay binuksan muli ang kamera at may kumuha ng 90 litrato sa loob ng 3 oras pumula 1 AM hanggang 4 AM. May kalagim-lagim sa mga litratong ito. Parang wala namang kinukuhang particular na bagay. Sa katotohanan, para bang kumukuha ng litrato ng kadiliman. Baka sinusubukan nilang kunan ng litrato ang kung ano o kung sino mang ang sumusunod sa kanila. O baka naman ginagamit ang flash ng camera bilang ilaw. Wala pang paliwanag para rito. Sa mga litrato, makikita ang kagubatan, ang landas o di kaya ang mga bato na nailawan ng flash. Mukhang may pagsubok na ilawan ang daanan. Pero malabo ito dahil ang flash ng kamera sa kadiliman ay nakakasilaw lamang. Ang ibang mga imahe naman ay mas mahirap suriin. Mga litrato ng langit o di kaya halaman sa bato. Isang particular na nakakagambang litrato ay likuran ng ulo ni Chris na may konting dugo. Ilan sa mga litrato ay mukhang may mga globo ng ilaw. Wala sa mga litrato na ito ay mukhang kinuha habang gumagalaw. Halos lahat ng litrato ay may kakaibang perspektibo. Imposibleng sabihin na ang taong kumuha ng mga litratong ito ay nakatayo o nakaupo o kung anong direksyon nila tinututok ang kamera. Kahit ang mga taong pamilyar sa lugar na ito ay nahihirapan alamin ang lokasyon ng mga babae o kung sino man ang may hawak ng kamera. Meron talagang hindi tama sa mga litratong ito. Oo, natural na medyo nakakabagabag ang mga litratong kinuha sa gabi. Pero ang mga kakaibang anggulo at hindi matukoy na lugar ay mas lalong nakakabalisa.
Pagkatapos mahanap ang backpack, may nahanap kagad na bangkay ang mga lokal. Pagdating ng June 19, 2015, ang mahahanap na lang kina Chris Kremers at Lisanne Froon ay nasa ilog din kung saan nakita ang kanilang backpack. 33 buto ang nakuha nila, pati na rin ang isang pares ng shorts at tig-isang sapatos ng dalawang babae. Ang pinaka nakakakilabot na nahanap nila ay ang kaliwang paa ni Lisanne. Nakita nilang nasa loob pa ito ng kanyang bota. Ang sintas nito ay mahigpit na nakatali. Napansin ng mga investigador na malinis ang hiwa rito. Dahil wala masyadong dugo, malamang ay pinutol ito nang patay na si Lisanne. Malapit sa kanyang sapatos, isang piraso ng balat ni Lisanne ang nakabola. Kapansin-pansin din ang kalahating pelvic bone na nahanap nila. Ito ay buto ni Chris. Habang ang mga buto ni Chris ay mukhang malinis at matagal nang nakababad sa araw, ang mga buto ni Lisanne ay mas konti ang pagkabulok. Wala sa mga ito ang nakakapagbigay ng impormasyon kung ano ang nangyari sa dalawa, lalo na't ang mga buto mismo ay kalat-kalat. Ang nilabas na storya ay nahulog sa kanilang kamatayan sina Chris Kremers at Lisanne Froon sa isang monkey bridge sa kanilang hike. Ang monkey bridge ay isang manipis na tulay na gawa sa 3 alambre. Mukha naman talagang madaling mahulog mula rito. Pero walang ebidensya na nakarating sila rito. Iniba ng mga investigador ang storya at sinabi na baka nahulog si Chris sa tulay o habang umaakyat sa isang tabiki nakita sa kanilang mga litrato. Kung ganun man, nangyari ito noong hapon ng April 1. Nabuhay si Chris hanggang April 5 or 6. Parehong babae ay tumatawag ng tulong nang walang pagdagumpay. Namatay o nakoma ng tuluyan si Chris. Pagdating ng April 8, si Lisanne ay desperado na. Ilang oras na lang ng baterya ang natitira sa phone ni Chris. Hindi niya alam ang code. Ang kaya na lang niyang gawin ay kunan ng litrato si Chris na patay o namamatay na. Pati na rin ang paligid nila para baka sakaling may makahanap pa ng katawan nila. Isang storya ng dalawang babaeng na aksidente nang lumampas sila sa lugar na ligtas at pumasok sa kagubatan ng Panama. Pero ang teoryang ito ay hindi pinapaliwanag ang mga litrato na kinuha ng 1 to 4 a.m. Sabi rin ng mga lokal na mahirap mawala sa lugar na ito sapagkat nakamarka ng maayos ang mga daanan. Karamihan din sa nakakakilala sa dalawa ay sinasabing hindi naman mangmang ang mga babae para tumawid mag-isa sa delikadong tulay. Mas marami pang tanong kesa sa mga sagot. Paano napapunta doon ang backpack ni Lisanne sa may ilog ng tuyo at walang sira na halos 10 miles ang layo mula sa naalamang lokasyon niya? Sino rin ang nagbura ng mga litrato sa kamera? At sino ang sumusubok buksan ang phone ni Chris ng 5 araw nang walang tigil? Bakit sila tumigil kumuha ng litrato ng 7 araw? Bakit di nila sinubukang magpadala ng text kahit kanino? Bakit emergency services lang ang sinubukan nilang tawagan at hindi ang kanilang magulang, boyfriend o ang kanilang host? Si Dick Stephens, isang criminalist na kinuha ng mga Kremers at Froons, ay pinaghihinalaan na ang mga litrato ay isang pagsubok ng pagsesenyas. Baka hindi makagalaw ang dalawa dahil sa sugat o dahil nasupil sila ng kung sino man at ginagamit ang flash para makuha ang pansin ng mga eroplano o sasakyan na dumadaan. Naobserbahan din niya na ang mga buto na nakita sa ilog ay malabong na bulok ng natural dahil masyado itong malinis. At bakit buong buo pa ang ilang bahagi ni Lisanne gaya ng nakabolang balat niya? Bakit din nasa loob ng backpack ang kanilang mga brat nakatiklop pa ito ng maayos? Hanggang ngayon ay wala pa rin nakakapagbigay ng teorya
na makakapagpaliwanag sa mga ebidensya na nakuha ng mga pulis. Ang iba ay sinasabi na ang mga globo ng ilaw ay mga multo. Ang teorya nga ito ay mapapaliwanag nga talaga ang mga kakaibang mga litratong nahanap. Isang mas posible at mas nakakatakot na nangyari ay may masamang tao o mga tao na nakakita sa kanila. Halata na hindi sila taga Panama, hindi pamilyar sa lugar at walang kakilala. At kahit malusog ang dalawa ay maaari silang mahigtan. Baka hindi na inabala ng umatake sa mga babae na kunin ang mga cellphone nila dahil alam naman niya na wala silang makukuhang signal. Baka si Chris talaga ang unang lumisan at si Lisan ang sumusubok na buksan ang phone ng kaibigan niya, desperadong makatawag ng tulong o kahit sino man. Baka nakakuha sila ng litrato ng dumakot sa kanila at may nagbura noon. Baka kaya nag-aalala ang itsura ni Chris kasi may nakasalubong silang estranghero at pinipilit silang humarap sa kamera na para bang walang maling nangyayari. At lahat ng mga litrato noong madaling araw ng April 8 ay si Lisan na sumisenya sa gitna ng kadiliman na siya ay buhay pa at kailangan niya ng tulong. Pagkamatay niya, siguro nung 11, pagkatapos ang huling beses na mabuksan ang phone ni Chris, kinuha at kinalat ng pumatay sa kanila ang kanilang mga buto at pagmamay-ari para hindi sila makilala o di kaya malaman man lang kung ano ang nangyari sa kanila. Kung ano man ang nangyari, nakatagbo man sila ng multo, inatake ng hayop, pinatay ng masamang tao o nawala o nasaktan lang at di makatawag ng tulong, ang itsura ng kanilang mga huling araw ay talagang nakakatakot. Mag-isa sa kagubatan, nauubusan na ng malinis na tubig, konti na lang pagkain at malapit ng yumao na sigurado kang wala nang dadating na tulong. Isipin mong hawak-hawak mo ang iyong cellphone at desperado kang tumawag ng tulong na sa tuwing binubuksan mo ito at hindi kumokonekta ang tawag na babawasan ito ng baterya. Hindi mo mailigtas ang iyong kaibigan. Wala kang magawa kundi panoorin siyang mamatay. Di mo man lang mabuksan ang phone niya para matawagan ang iyong magulang. Ang kaya mo lang gawin ay tawagan ang emergency services paulit-ulit ng walang tagumpay hanggat sa isang araw ay lumisan ka na rin ng tuluyan. Isang kakaibang klase ng paghihirap.